vlog, ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng isa sa mga patok na negosyo ideas, lalo na para sa mga kagaya kong full-time mom or housewife. Yun ay ang skinless longganisa. I-share ko din sa inyo kung bakit mabenta yung homemade skinless longganisa ko. But first, paano ko nga ba nasabi na mabenta itong or patok itong skinless longganisa na ito? Kasi easy to cook siya or ready to cook na siya. Tapos, tayo mga Pinoy, mahilig pa sa mga ganitong breakfast. Tapos imagine ha, in 1 week, kumita ko dito ng almost 8,000. Ngayon lang yung ECQ ha. Nag-start lang kasi ako ngayong ECQ. Tapos syempre, yung mga tao ngayon, hindi sila gaanong makalabas. Kaya minsan, mas pinipili na lang nila bumili ng mga ready to cook na lang. So ayun, enough with the talks. Without further ado, let's proceed. I'm gonna show you first yung mga ingredients na kailangan natin. First is 1 kilo of ground pork, 1 cup of brown sugar, 4 tablespoons of cornstarch, 4 teaspoons of salt, rock salt, 1 head of garlic, minced, ground black pepper, 4 tablespoons of soy sauce, 3 tablespoons of vinegar, and 6 tablespoons of water. You can also use anatto water para medyo maging mapula siya. Ako lang, ayoko lang na mapula yung longganisa kaya hindi ako gumamit. Let us now proceed in mixing all of the ingredients. Mix all the ingredients. Make sure to use a spatula or a spoon. Or if you want to use your hands, make sure to use a gloves para na din sa safety. And para ma-assure natin yung consumers natin na malinis yung ating binebenta. Yan yung sikreto kung bakit mabenta yung aking homemade longganisa. Ina-assure ko yung mga customers ko na yung ino-offer ko sa kanilang product is malinis. It will be easier to mix this with my hands. Kaya lang nga, wala akong mabilhan ng gloves ngayon. Kaya, minimix ko siya using a kitchen utensil. As you can see, mix na siya ng ayos. Yung mga ingredients na nilagay natin, nakahalo na siya ng mabuti sa pork. Instead of wrapping it right away, ilalagay ko muna ito sa ref ng 2 hours para mas maganda yung consistency niya kapag nirap siya. After 2 hours, ready to be wrapped na siya. Ayan. By the way, there are 2 different ways on how to wrap a skinless longganisa. First is yung ganito, kukuha ka lang ng amount ng pork na gusto mo. Since ako binibenta ko to, every piece will be 35 grams. Afterwards, ibabalot ko siya sa cling wrap. And then, ipepress ko yung edge niya para ma-spread yung pork kung gano'ng kahaba at kalapad natin gusto. And then, after nun, ibibilot ko lang or iikot ko lang yung dulo ng cling wrap para mas makompress yung ating pork.
So, ayan, ganyan yung magiging itsura niya. Since binibenta ko nga ito, ganito yung ginagamit kong way kung paano mag-wrap ng skinless longganisa. Yung other way naman is gagamit ka ng card. Same thing lang, magbabalot ka ng amount ng pork sa cling wrap. And then afterwards, gagamitin mo yung card para ma-spread mo or ma-push mo yung meat na nakabalot sa cling wrap. And then, iikot mo lang ulit yung dulo ng cling wrap. And then, ayun na. Ganun din yung itsura niya. Ang pinagkaiba lang is gumamit ka nga ng card para ma-spread mo yung pork. So, ayan, ganyan lang kadaling gumawa ng skinless longganisa. Sana may natutunan kayo sa video ng to. Lalong-lalo na yung mga gustong mag-start ng small business or naghahanap ng mga negosyo ideas na kagaya ko. Lalo na yung mga full-time mom. Sana matulungan kayo nito. That's all for today's vlog. If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up. And if you have any suggestions na mga negosyo ideas na pwede ko pang magawa, please don't hesitate to leave a comment down below and subscribe on my channel. Bye!